Nagsagawa ng ocular inspection si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong hapon sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ay kasunod na nangyaring abirya sa air traffic management system ng paliparan na nagdulot ng perwisyo sa libo-libong mga pasahero noong bagong taon. The national system was down for about six and a half hours on January 1 at nakabalik naman kaagad. Ngayon, ang pinag-usapan namin ay kung paano tiyakin na hindi na mangyari ulit. At mayroong mga pieces of equipment na mukhang nagka-problema, kaya nagkaganto, kaya naputulan ang kuryente, kaya nag-down yung buong system. Kasama ng Pangulo sa isinagawang inspection, sina si DOTR Secretary Jaime Bautista, CAAP Director General Captain Manuel Antonio Tamayo, at mga nasa Airline Officer Council. It's extremely important, especially during Christmas season, at alam naman natin, napakarami ng mga Pinoy na lumilipad muna sa abroad at pumupunta sa kanilang mga probinsya. So now we are back to normal operations. But there is a lot of work that we need to do dahil sari-sari ang problema. There are technical problems that we need to attend to. There are contractual problems that we also need to attend to. So all of these things we will have to attend to. Inaasahan din ang presensya ng mga kinatawan mula sa mga airline companies ng Cebu Pacific, AirAsia, at Philippine Airlines, pati na si Civil Aeronautics Board Director Attorney Carmelo Arcilla. So I think for now we'll be all right, but we are planning already on the future redundancies for the system. So kung merong mangyari ulit na ganito, meron tayong kaagad na kapalit. Hindi na tayo aabot ng 6 na oras. Siguro mahaba na yung ilang minuto lang. Well, UPS is an uninterrupted power supply. So for more or less, dapat uninterrupted talaga. Posible umanong pagpapaliwanagin ng Pangulo ang mga kinauukulang opisyal kaugnay sa nangyaring technical glitch sa sistema ng air traffic management ng CAAP. Ayon sa Official Gazette of the Philippines, ang pagtatayo ng paliparan na kilala noon bilang Manila International Airport ay nagsimula noong 1947 sa ilalim ng pamumuno ni Manuel Rojas. Ang unang international runway nito ay natapos noong termino ni Elpidio Quirino noong 1953. Hanggang dito na lamang muna. Ito po ang inyong lingkod, Zoe, your forever ka-turtle. Magandang araw!